Nakapag-coordinate po ba kayo kay Kong Adyo? The budget sponsor po. Sumulat siya sa aming opisina at sinagot ko siya. Sabi ko, nagsubmit na kami lahat ng documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure of Congressman Martin Romualdez ang budget. Ma'am, nung opening po nung plenary debate, sinabi po ni Martin Romualdez, si Speaker po, na hindi daw ito tolerate ng House ang hypocrisy and huwag daw magturo ng kamay ng madaliri yung kamay. O yan yung ginagawa nila ngayon eh, di ba? Nagtuturo sila ng daliri nila, ilang daliri yung nandyan sa loob ngayon na ginawa ko daw. Ma'am, kung hindi kayo patatakbo ng 2028, natakbo kayo ng 2025? Sandali, sir. Ang layo ng 2034. 25. Ah, 20... Ito, hindi. Hindi ako tatakbo sa 2025 elections. Magpapahinga ako for midterm elections. Ma'am, ang nasabi pala ni Speaker is yung hindi daw nila ito tolerate ang hypocrisy and evasion. Ano pong reaction nyo doon? Pero wala naman po siyang pinangalanan. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. Ma'am, you requested... Thank you, ma'am. Wala na tayo. Lunch break na. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing by law. Oo, kasi yun yung position ko. Nagpa-practice sila kung ano yung katagat sa impeachment. Eh kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta nung mga tiga Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Ma'am, sa next hearing... Notice of disallowance? Nasagot niyo na po ng OBD yung notice of disallowance? May 6 months kami. When do you plan na to submit po? I think January ata yung... I do not have the timelines right now, sorry. Ma'am, sa next hearing nitong good government, attend pa ba kayo or enough na yung kanina? Magdedepende yan sa kung anong gagawin nila sa loob ng committee. Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na allegations. Naku, sino tiga-inquire dito? Wala dito. Kasi last year, di ba, lumabas na yung interview ni Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung tatlo na grounds for impeachment. Last year pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer, pero clarify din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved in leadership. Sabi niya, hindi raw involved in leadership. Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagdi-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives ang impeachment. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga kaibigan nyo? Ongoing pa rin ba yung usapan sa impeachment? Paano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao. Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, ang sinasabi nila, si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan, unang-una. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami. Pero kailan po yung last na ang kaibigan ko talaga si Senator Aimee Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung naging last na pag-uusap niyo po ng nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Marcos. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita no, para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso?
Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito, don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sakit na po ng lahat ng ito. How are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment of it, or even a possible. Iniisip ko lang na kapartiyan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Next! So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon, BB? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya. Nasabihan siya na huwag pa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am, GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa unit team kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit-down. Sit down tayo, ma'am. Ano na, ma'am? Anyway. Ma'am, may pasihan ba yung sinasabi ninyo na this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May pasihan ba yun? May plano na ba kayo sa 2028, ma'am? Siya ang nagsabi. Yung sino yun? Privilege speech. Yes, yung nag-privilege speech. Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, na ano daw, huwag pagkatiwalaan, yan ba yung gusto or nag-aambisyon mag-presidente? Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, ba? Tatakbo ba kayo 2028? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa... Noong 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon? Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. BB, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay ko about sa pagtakbo? Hindi nyo po? Ma'am, that is a very good question. It needs a sit down. Bibigyan kita ng pakunti ngayon. Naririnig nyo si PRD, di ba, ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya. Yan din ang sinabi niya. Noong 2021, huwag ka tumakbong president. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa iyo. He never said na run for president. Okay. Pero ma'am, never again na po kayo to eat with the Marcos. May sasabihin pa si Ma'am Joy. Pero ma'am, kumbaga never again na to eat with the Marcos. Oh, never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Yes, ma'am. Ma'am, last question na lang. You kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na kanina and you not asking for help to anyone and even kay CGMA. Kay kung makikita nyo, di ba? Well, kahit asawa ko, wala siya dito. Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina, sabi ko,
maghanda ka lang. Kasi sabi niya, magluto ako. Sabi ko, okay, sige, magluto ka lang for dinner.